So mga tol, 6 na araw na nga lang po, magaganap na ang laban ni Naoya Inoue sa baluarte niya sa bansang Japan kontra dito sa former world champion TJ Duhaney. Kung saan dedepensahan po ni Naoya Inoue ang kanyang undisputed super bantamweight world title sa 2nd pagkakataon. Nagpasilip na nga po ng katawan si Naoya Inoue mga tol. Sa post nito sa kanyang social media account, grabe nga po na bato-bato ang katawan ni Naoya Inoue. Parang katawan nga po yan ni Manny Pacquiao noong nasa prime. Mukhang pinagandaan talaga ni Naoya Inoue ang laban niya dito kay TJ Duhaney. Sinasabi ngayon ng iba't ibang boxing website mga tol na mukhang makakakita na naman tayo ng pambihirang knockout. Kabahan na nga daw itong si TJ Duhaney dahil sa ipinakita ni Inoue na katawan. Mukhang makakakita nga tayo ulit ng knockout mga tol. Si Inoue na din kasi ang nagsabi nito lang nakalipas na interview sa kanya na ina-knockout daw niya si Duhaney at papatayin daw niya ito sa itaas ng ring. Pero tiwala naman si TJ Duhaney mga tol sa lakas niya at sinabi niyang paunahan na lang daw sila ni Naoya Inoue. Pero may rumor po tayong nabalitaan mga tol na hirap daw isold out ang ticket sa laban na yan. Hindi daw katulad ng laban ni Naoya Inoue dito kay Luis Neri na nasold out agad ang ticket. Habang ang laban ni Inoue dito kay TJ Duhaney malapit na maganap pero hindi pa rin daw nasa-sold out. Pero malay natin mga tol, pagdating sa mismong laban, doon palang maubos ang ticket. Samantala, may isang litrato nga pong ipinakita na dati na palang iniidolo ni TJ Duhaney itong si Naoya Inoue. Makikita kasi sa picture mga tol na kinukuha na ni TJ Duhaney itong si Inoue ng picture habang naglalakad ito sa entrance. Pinanood nga po ni TJ Duhaney ang laban dyan ni Naoya Inoue. Taong 2019 nga po yan nang labanan ni Inoue itong si Emmanuel Rodriguez kung saan dinepensahan ni Inoue ang kanyang IBF bantamweight belt. Pero ngayon mga tol, si TJ Duhaney na ang makakalaban ni Inoue. Parang katulad din yan na makakalaban ni Casimero ngayon na si Saul Sanchez mga tol. May shinare po kasi si Casimero na picture na kasama niya sa presscon itong si Saul Sanchez. Pero ngayon, sila na ang maglalaban. Speaking of Casimero versus Sanchez mga tol, ngayong September 9 daw magaganap ang kanilang official presscon. Wala namang binanggit mga tol kung saan lugar gaganapin yan. Sa iba pang balita mga tol, matapos nga po ang laban ni Devin Haney dito kay Ryan Garcia nito lang April 20 kung saan natalo si Devin Haney via split decision. Pero napalitan po ang resulta ng laban na yan, naging no contest dahil nagpositibo si Ryan Garcia sa ipinagbabawal na gamot. So target nga po ng promoter ng matchroom na si Eddie Hearn mga tol na ikasa ang laban ni Devin Haney versus IBF Super Lightweight World Champion Liam Paru sa darating na December 7 sa bansang Australia. Kung matatandaan mga tol, itong si Liam Paru nga po ang naka-upset noon sa champion ng IBF na si Subriel Matias. Ito lang nakalipas na 3 buwan. So tingnan natin mga tol kung mangyayari nga ba ang laban na yan. Sa iba pang balita mga tol, Pinoy Boxing Prodigy nagpost ng rumor na meron umanong boxing legend ang nakaset na lumaban sa isang suspended boxer sa isang exhibition match na magaganap daw ngayong November. Ang venue, kung hindi daw sa Shanghai, sa Middle East daw gaganapin. So marami nga po ang nag-comment dyan mga tol at sinasabing mukhang si Manny Pacquiao versus Ryan Garcia daw ang tinutukoy sa post na yan. Matatandaan, nasuspindido ng 1 taon sa boxing itong si Ryan Garcia at noong lumaban si Manny Pacquiao sa isang exhibition match sa Japan dito kay Anpo, dumalo at nanood itong si Ryan Garcia sa laban na yan. Pagkatapos, hinamon ni Ryan Garcia itong si Manny Pacquiao at nag-announce pa si Ryan Garcia mga tol na lalabanan daw niya si Manny Pacquiao sa isang exhibition. So matutuloy na kaya ang Manny Pacquiao versus Ryan Garcia? Ano sa tingin nyo mga tol? Kapag natuloy yan mga tol, limpak-limpak na salapi na naman ang kikitain ni Manny Pacquiao. Sikat po kasi silang pareho mga tol at malakas humatak ng viewers.